na siya po ay polvoronic. Na siya ay nasa narcolist talaga. Nando doon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PDEA na hawak ko sa inyo. Ipo-post ko to sa ating sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin niyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititwist, bahala na kayo i-upload niyo lahat, mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo. Na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PDEA. Ayan, dalawang page po yan. Alright? PDEA, okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Piñahan, Quezon City, andyan ang logo ng PDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, huwag mong ipakita ito, hindi yung ang nagbigay sa atin, huwag mong ipakita sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatayin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatayin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Wanson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes! Pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin. Confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noynoy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even nung 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number one, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target, no alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama. Pero i-upload natin ito mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos June, Bongbong Marcos and Bonget, and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget, at Bonget, alias Bonget, and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May perma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulburonic noon hanggang ngayon. Right? So dito, sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President, from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka
I don't, baka hindi nga nakita ni Noy nito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang, cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langung-langu at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number one, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy, buy bust, okay, search warrant, other specify. Duration, 22 hours, okay, this is 10, ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay, ngayon, nakalagay dito, area of operation, NCR, Makati City. Team leader, contact number. Okay, ito, nakalagay dito yung agent. Alright, nakalagay yung agent dito, and seven others. So, agent, so walo sila ang magre-raid. So, ito yung mga information. Vehicle, model number. Ayan, para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga sasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrorumbuhan sila sa Coca-Cola o sa Pulburon. Number one, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Wag na natin sabihin. Okay? Wag na, baka... Wag na sabihin ang plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza White ZRU. So, nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So, you can verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind White ZIZ blank blank blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So, ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito. Isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa Pulburon. So ito po ay confidential report from PDEA but for para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amigo, amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng aeroplano sila nagsisession. So, totoo mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic based dito sa PDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil mga kababayan ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila ako kukunin. Might as well, ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? I-forward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwakan ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gerang hindi naman gera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction,
involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lee Satanas ang makialam doon sa pagdukot sa mga bata sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua. Marami pang ginagawa itong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan sa China na pinrovoke ng dutang jininang gobyerno ni Marcos Jr. kasabwat ang mainstream media, lahat ng angulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Koting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa gegege rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't, kung ayaw nyo talaga na gusto nyo si Koting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon, pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito, ipakakalat ko to sa inyo, pupost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook, at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito, sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this, ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong Kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito, na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao, kundi demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. Pagurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite sa video. Okay, I'll tell you about it. Mga kababayan, tandaan ninyo. Okay? Na ang may hawak pa ng live na live at iba pa, hindi lang isa. Okay? Mga palangga, ay may threat na. Alam ni Lee Satanas kung sino ang may hawak ng video. So ngayon, nakausap ko siya kanina. Mga palangga, sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Magigera na, gigirahin na tayo. Sabi ko nang ganun sa kanya. Ang mga kababayan, ang mga palangga natin diyan, sabi ko sa Pilipinas, ano gagawin? Okay? So, ang nag-iisip pa, sabi ko, gawin na natin ngayon. Kung gusto mo isave ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay? Ang exact word niya nga sa akin, parating tayo dyan. Okay? Ilalabas din natin. Kaya lang, sabi niya, I have to secure my family and myself. Yun ang sabi niya sa akin. Mga palangga, I cannot force that person right now. Okay? I cannot force. Pero ito, first part pa lang. But, the polboronic is real. Alright? The polboronic is real. And ito ngayon, sabi ni pala, mainstream. Hindi, I don't think, we'll see kung kukunin ng mainstream ito. Pwede natin i-forward to sa SMNI. SMNI, if you want to, kung gusto nyong i-cover ito, since nagsimula naman sa akin ito, di ba, i-cover ninyo, if gusto nyong i-cover. I-forward ko to sa inyo. Lagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PIDEA. Walang maglakas ng loob na
na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting, dapat ay kay San Marcos Jr. administration, dapat noon pa to inilabas. Pero bakit ni isa sa kabila ng mga bakbaka nung 2016 sa election, then 2022, wala kayong hindi ito lumabas. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noynoy. Kaya I think hindi ito alam ni Noynoy. Kasi kung alam ni Noynoy ito, lumabas ito. The fact na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa atin kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas. Okay? So doon sa mga ipopost ko to. Don't worry, okay? Itong papel na ito, ipopost natin to sa Facebook, sa Twitter mamaya. Abangan ninyo after ko mag-vlog, right there and then, ipopost ko. Ah, huwag kayo palangga atat. I-forward nyo sa lahat ng pwede nyo i-forward. I-stitch nyo sa TikTok na ito dahil this is a legit. Actually, gumagawa na ng pang-counter ito ang presidential communications. Di ba? Nakarating din sa atin, galing din sa loob. Gumagawa na sila ng counter dito sa inilabas natin. So, magpapakalat na sila, magdi-disseminate sila ng information sa kanilang mga dugyots at even mainstream media na sasabihin nila, i-discredit nila si Maharlika. At ito sasabihin nila, fake, ito gawa-gawa. Then, hindi po ako ang magdi-desisyon. I will give it to you. Ibibigay ko sa inyo ang impormasyon at ito ay permado ng team leader ng PDEA. Pero, i-ano lang natin to, slash lang natin ito, pati yung artista, kasi nananahimik naman na yung artista, nasira na yung kanilang buhay. Nakablock ko itong video, putol-putol, ano? Okay. Mga palangga, December pa lang gusto na nila akong gurgurin. Nakalagay din yan sa aking affidavit, mga palangga. Diba? Gusto na lang akong gurgurin. At ang nag-volunteer ng pagkitil sa juhay ko ay si Mel Robles. Nakalagay din lahat yan sa affidavit ko. Nakalagay yan sa FBI. So kung ano mangyari sa akin, you know that already. Alam na ng gobyerno ng Amerika na ang magpapapachitegi sa akin, si Lisa si Kuting. Mga kababayan, para malaman ng tangin ng gobyerno ito. Ikaw, Lisa Satanas. Okay? Meron akong information, may group chat na lakusahan na upload mo. I have a group chat with the authorities here in America. Okay? Na pinorward ko lahat. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Hindi ko mapakita sa inyo. This is very sensitive. Okay? I am in communication dahil sa sitwasyon ko. Lahat po nitong mga inexpose ko kay Sayarot kasi kailangan ko explain sa authorities kung bakit nila ako ipapagurgur. So, constant from every time, di ba? Hindi naman every day. Ako ay kinukumusta kung okay ba ako, ganyan. Meron bang stalker, ganyan. So, tinatanong po ako ng gobyerno dito kung ako ba ay safe. Remember, I told you 2 hours kaming nag-usap nitong FBI agent after I reported them. Kasi kailangan ko ipaliwanag sa gobyerno ng Amerika kung bakit ako gugurgurin. Okay? So itong information na ito na si Kuting ay dapat i-raid sa kanyang paipulboron, transmitted na ito. Yung kay Sayarot, lahat, mga pictures na pinapakita ko sa inyo, yung involvement ni Sayarot at pagsama ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa isang pulboronic na si Sayarot, reported na po lahat yan. Kaya doon yung mga nag-alala sa akin, I know, hindi naman ako si Iron Man o si Wonder Woman na hindi ko tatablahan ng bala. But the thing is, sa haba ng aking litanya dito, mga information, tinatanong nila ako kung ano yung mga involvement ng Marcos Jr. na ito. Ano ba sinasatsat mo? Bakit kanila papatayin? So, I documented everything. I documented everything at finorward ko na, mga palangga. Yan. Kaya, Lisa, alam mo na. Ikaw, kayo ni Kuting, kayo ang highlights. Kayo ang dalawang mag-asawa. Okay? Dahil inahunting na nila ako,
mga kababayan, kaya itong mga kaso-kaso na ginagawa ni Lisa Tanas, okay, napag-alaman natin, mga palangga, it is their strategy. Okay, it is their strategy. Mga palangga, una, naharasin ako, na matakot ako para hindi na ako magsalita. And ang target ng gobyerno ni Kuting, hanapin ako para tuluyan ng manahimik at kitilin nila o gurguri nila. Dapat ninyong malaman. Kaya dyan sa Pilipinas, no wonder, takot din yung ibang magsalita. At ako, mga kababayan, sabi ko nga, kung ito ang aking misyon sa mundong ito para isigaw sa inyong lahat na meron kayong bangag na presidente. At noon pa ay binili na. Okay, ang term pala na ginamit, palangga, yung raid na supposedly na si Kuting ay may kalaboso, ay binili na o binayaran o binribe na. Ito, ni Lisa Tanas. Binribe na ni Kuting at ni Lisa ang tiwali nino na cabinet, isa sa cabinet secretaries ni Noynoy para hindi harangin, kasi ang PDEA is under what? Ayan, no? Republic of the Philippines Office of the President. Kaya, ina-analyze ko kung si Noynoy, kung anong galit na galit kay sa mga Marcos, di ba? Dahil sa ginawa ng sa kanilang ama, yun ang mga nakaraang pangyayari. Bakit hindi alam to ni Noynoy? Kasi nga pala, ang isa sa cabinet secretaries ni Noynoy ay binili na, kinausap na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na huwag ituloy ang pag-raid sa kanila kahit nasa PDEA na, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Oh.